dito nakakaalam po ng isang matinding balita at maaaring hindi nyo nabalitaan. Alam nyo po ba na meron na pong cure sa cancer? Nabalitaan nyo na po ba yon? Matagal na po na meron pong cure sa cancer, pero marami po sa atin ang hindi pa po nakakaalam. Kasi alam nyo po, yung scientist na nakadiscover po nito, after niyang madiscover yung medicine for cancer, eh, itinago niya sa medicine cabinet niya yung medicine. Sabi niya, pag nagkasakit ako ng cancer, ligtas ako. Pag nagkasakit ng cancer yung wife ko, ligtas siya. Pag nagkasakit ng cancer, isa man sa mga anak ko, ligtas sila. Itinago niya po ito, hindi niya inilathala sa buong mundo. Kaya po, hindi niyo po nabalitaan. Ano pang tawag niyo dito sa scientist na ito? Scientist. Ano? Scientist. Ano ba po? Sabi ng iba, walang utak. Scientist pa naman. Makasarili. Maramot. Walang kwentang tao. Ano pa? May sayad siya. Ano ba? Ibang klase ng tao ito, maitim ang budhi. Ano? Alam niyo po ba kung sino itong scientist na ito? Ang scientist pong ito ay marahil ay ikaw. Ang mundo pong ito ay meron pong matinding sakit na cancer at ang binabanggit ko po ay spiritual cancer. At alam po natin kung ano ang sagot nasa kamay natin, di po ba? Si Jesus ang kasagutan sa spiritual cancer. Pero bakit itinatago natin? Hindi natin sinasabi sa maraming mga taong nangangailangan ito. Yung iba ay nangapahamak na. Yung iba ay mapapahamak pa. Pero nananatili sa medicine cabinet yung cure for spiritual cancer. Sabi po dito ng Bible, the harvest is plentiful, but the workers are few. Nasaan itong mga workers na ito? The harvest is plentiful, but the churches are busy with some other things. Meron pong imbalance sa church ngayon. Ang mga simbahan po ngayon ay abala sa maraming mga activities, pero nakalimutan po ang pinakamahalaga sa lahat, evangelism and church planting. Meron po ako napunta ang isang church. Ang laki-laki ng simbahan nila, tiningnan ko yung kanilang budget. May budget sila sa church improvement, may budget sila sa mga iba't ibang activities ng church. Pero nakakalungkot, sa loob ng isang taon, meron silang 500 na miyembro. Ang kanilang budget sa evangelism and church planting ay 1,000 pesos. Sabi ko, wow! Ibang klase itong simbahang ito. Most of the members are enjoying the fellowship with one another. Ini-enjoy na nila yung fellowship. Para bagang hindi na nila kailangan ng iba. Okay na kami rito. Isang pamilya na kami rito. Actually, kahit mga Pilipino sa ibang bansa, may mga ganyang kaisipan eh. Kami-kami na lang kasi baka may mapasok pa dito ng ibang klase ugali o ganito ganyan. Ang iba naman po ay busy-busy sa pag-iintindi ng physical church. Paano pagandahin yung church? Dapat naka-aircon, dapat magandang simbahan natin. Dapat sophisticated ang mga gamit natin. Yun ang focus ng maraming mga simbahan ngayon. Kasi nga po, yun na daw po ang trend ngayon. Meron na nga daw pong bagong trend ng church planting. Sabi po nila, kung gusto mo magtayo ng bagong church, mag-survey ka sa lugar, sa isang community, alamin mo yung mga simbahan na naroroon. Anong klase ba mga simbahan ang naroroon? After that,
gagawa ka ng church na mas maganda, mas maayos, para yung mga existing na mga church members ay lilipat doon. Instant, meron ka ng mega church. Marami pong ganyan na nagpa-practice ng proselyting, na namimingwit sa loob ng aquarium. Nakaka-identify siguro kayo. Mukhang masama ang loob nyo, naiwanan na kayo ng miyembro nyong titer, ano? Pero marami pong ganyan. Hinihigop yung mga members ng mga local churches at nagtatayo ng panibagong fellowship. Remember? Fellowship. Usong-uso yung fellowship. Ang totoo, hindi po napapopulate ang kingdom of God, kundi lumilipat lang yung mga members. Yan kasi ang pinakamadaling gawin na maraming mga simbahan ngayon. Nakalimutan na po yung mga taong naghihintay sa labas na nangangailangan ng kaligtasan. Nakalimutan na yung mga taong nangangailangan ng pag-asa at liwanag. Nawala na yung passion, nawala na yung fire, yung init ng pagmamahal sa mga taong nawawala. Minsan po ako po ay nagkaroon ng pagkakataong mag-share sa isang taong masama. Siya po ay isang trigger man at siya po ay tauhan ng isa sa may mataas na katungkulan sa ating bansa ngayon. Pinapanalangin ko huwag maging presidente ito. Huwag niyo na akong tanongin kung sino. Pero siya po ay head ng kanyang grupo, 12 sila, kayong pinaka-head. At sabi niya sa akin, napadaan siya sa church, may nakita lang siyang magandang kabataan doon sa church, sinundan niya. Habang ako'y nagpipreach, nakapakinig po siya. Pero the Spirit of the Lord is really convicting him during that time. Dahil powerful yung Word of God eh. Pero hindi niya po pinansin, binaliwala niya. Pero sabi niya sa akin, magdamag daw po siya, hindi nakatulog. Binother talaga siya ng Holy Spirit. Nakipag-appointment siya sa akin, sabi, Pastor, gusto kong pumunta dyan sa church. Pinapunta ko ho. Gusto kong marinig yung salita ng Panginoon. Just imagine, isang taong masama, eh, naghahanap ng salita ng Panginoon. Kasi kanya, kahapon, nagpipreach po kayo, buhay ko yung kinikwento nyo eh. Alam nyo po ba, early yesterday, meron po kaming taong pinatay. Tinamaan daw po sa paa, dinala sa kanya ng mga tauhan niya, siya po yung sentensyador kasi siya yung head. Nagmamakaawa daw yung tao sa kanya, huwag mo patayin, may pamilya ako. Pero sabi, Pastor, wala na akong puso eh. Hindi na ako marunong umiyak eh. Kaya, kanya, pinatay ko yung tao, binaril ko sa ulo ng harapan. Nung kayo nagpipreach, kita-kita ko yung mukha ng taong yon at yung conviction sa akin matindi. So, during the time, nagsimula po ako mag-share ng salita ng Panginoon. Aywan ko ba? Kung bakit napakatindi ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Na tuwing mag-share ako ng word ng Panginoon, iyak siya ng iyak. Parang batang umiiyak. At ang tanong niya sa akin, Pastor, pwede pa ba akong patawarin ng Panginoon? Antindi na ng atraso ko, hindi ko na mabilang sa kamay ko yung mga tao kong pinatay. Sabi ko sa kanya, diyan eksperto ang Panginoon. Kayang baguhin ng Panginoon ang buhay mo kung tatanggapin mo siya at bibigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon sa iyong buhay. Tumanggap po siya sa Panginoon. Pagkatapos po naming mag-usap na dalawa, sabi niya sa akin, Pastor, dalawa na po ang kaaway ko ngayon. Yung mga dati kong kakampi, tiyak hahantingin po ako pag nalaman nilang nagbago na po ako. Sinusurrender niya po sa akin yung kanyang 5 barrel. May automatic carbine siya, meron siyang 45, meron siyang 38 caliber. Yung iba, nakalimutan ko na kung anong
mga baril yun. Di ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, bahala ka na mag-dispose niyan. Pero isang bagay pong iniwan niya sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi man tayo magkitang muli sa mundong ito. Titiyakin ko sa inyo, magkikita tayo doon sa kaharian ng Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang naging tanong ko noon, ilan pa kaya ang katulad ng taong ito? Naghihintay ng liwanag, naghihintay ng pag-asa, naghihintay ng kasagutan sa kanyang mga problema, sa kanyang buhay. Mga kapatid, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Kailan tayo kikilos? Pagkahuli na ang lahat. Ngayon na ang tamang pagkakataon upang tayo po ay mag-evangelize. Napakaganda nitong ating pinag-aaralan. Napakasimple ng gagawin po natin. Pero sa kasimplihan po nito, naroon yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sasama dito at ito'y magiging instrumento ng Panginoon upang marami pa mga tao ang mailapit natin sa paanan ng Panginoon. Di ko po kahaba ng chalice na gusto kong iwan sa inyo ngayong hapong ito. Mag-i-end po ako dito sa aking kwento. Pasensya na po kayo, mahilig po ako magkwento eh. Meron po akong mga kasamahan dito sa aming organization. Kami po ay umiikot sa buong Pilipinas at nagpa-plant ng mga churches. At one time po, sa aking karanasan, napunta po kami sa Bicol region. At nag-house to house po kami doon. Eh, sa Bicol ho, may ibang klase ho doon. Pag sinabi mong dyan lang, eh, humanda ka sa lakaran. Sabi, Pastor, nakikita niyo ho ba yung panyong nakasampay na yon? Kaya pagdating mo doon, blanket pala yun eh. Ganun ho kalayo. Kaya titingnan nyo ho yung kamay, yung daliri ah. Pagka medyo nakaganon, eh bundok ho yun. Eh, nagkataon po na yung aking guide sa pag-house to house ay dati pong miyembro ng New People's Army. Siya po ay Amazona, si Nanay Nida. At kabisado niya yung gubat-gubat doon sa kanilang lugar. Doon ho ako dinala. Nung medyo hapon na, sabi ko, kapatid, baka gabihin na tayo, uwi na tayo sa... Pastor, isang bahay na lang po. Diyan lang ho. Sabi ko, patay tayo diyan. Lakad ho kami. To cut the long story short, nakarating po kami doon sa bahay. Ang inabutan ko po ay isang ale, mga around 80 years old na yung ale. Hindi ko marunong mag-Tagalog. Bicolana. Salamat sa Diyos dahil ako po'y Bicolano. Marunong ko magsalita ng Bicol. So, kinausap ko po yung ale at sinare ko po ang tungkol sa Panginoong Jesus. Habang binahabaginan ko po siya, iyak po siya ng iyak. At nung tinanong, gusto niyo po bang tanggapin ang Panginoon? Wala hong kabog-abog, tinanggap niya ang Panginoon. Ang sabi niya sa akin, Amang, ngayon ko lang nalaman na merong Diyos na nagmamahal sa akin. Never heard niya ang tungkol sa Panginoong Jesus. First time niyang narinig. Sabi ko, meron pa bang ganon? Hindi po ako makapaniwala nung una. Pero na-encounter ko ang aling yon, ni hindi niya pa narinig ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang naging question ko noon sa Panginoon, ilan pa kaya ang katulad ni Inang, mamamatay na lang, hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon? Nasaan yung mga Christian? Nasaan yung mga pastor? Nasaan yung mga evangelist? Nasaan yung mga missionaries? Busy-busy po tayo. Baka pananagutan natin sa Panginoon ang mga katulad ni Inang pag sila po hindi nakarinig ng salita ng Panginoon. Because of that, lalo po ako nagkaroon ng matinding passion na abutin ang marami pa mga tao para sa Panginoon. Ito po nakakatuwa, pagkatapos po namin ni Inang mag-usap at mag-pray, sabi niya sa akin, Amang, pwede bang puntahan mo yung anak ko? Nariyan sa kabilang dulo.
Sabi ko, ilang gabi na ho. Meron pa ho kaming krusadang gagawin. So sabihin niyo po, pumunta ng plaza at makapakinig ng salita ng Panginoon. Marami po akong kwento sa inyo doon. Marami po mga tao doon ang iginapos ng demonyo sa witchcraft. Pero nung nakarinig po ng salita ng Panginoon, pinalaya sila ng Panginoon. Nakapag-plant po kami ng church doon. Hanggang ngayon, nagpapatuloy po yung gawain doon dahil sa biyaya ng Panginoon. Pinais ko po kayong hamunin sa hapon pong ito. Nag-iintay na po sa atin ang mga tao. Puntahan na po natin sila at sabihin natin sa kanila na sa akin ang kasagutan, si Jesus ang kailangan ng mga tao ito. Kahit pong lahat ay mo po, kahit po yung malamit.